At sabi po ni Pangulong Digongyo, mga kaibigan, siya raw ay sumusumpa na hindi niya patatawarin yung pong mga korap na opisyal. Another comedy. Itong sinasabi nila, baliwala na ito. Yan ang hirap eh. Kunyari, ito pa sabi ha. Sabi ni Presidente Digongyo, siya'y, tinitiyak niya na hindi raw niya patatawarin yun daw mga opisyal na sangkot sa korupsyon at nanawagan na naman sa publiko na i-report daw yung irregularities para ang gobyerno ay makagawa ng hakbang sa reklamo. Eh yun yung 888, di ba? Ano ba yun? Ilang 8 yun? 4 na 8? Di ba binuksan nila nun yun? Ang daming naniwala, di ba? Nako! O dinagsa ngayon ang reklamo. May na-actionan ba? Meron, pinili. Di ba? Ilan-ilan. Pero nagkaroon ng resulta? Wala. Ako, may kakilala eh. Nag-report dun eh. Ipinasa niya dun sa inirereklamo. Halimbawa ako, nagreklamo ako, minirereklamo ako. Di sumulat ako dun, okay? Tumawag ako ron. Alam niyo ang gagawin? Susulatan yung inirereklamo mo. Yung inireklamo mo sa kanila. Oh, ito, nire-reklamo ka, eh, aksyonan mo. Pinahama ka pa eh. Di ba dapat confidential yun, di ba? Parang yung, alam ko na, yung isang reporter sa ano raw, sa Baguio. In-expose niya ngayon yung sinumbong niya yung wedding sa GPNP. Itinext niya dun sa cellphone ng GPNP. Akalain mo, yung GPNP, sinabi yata dun sa gambling lord at saka dun sa local official na inireport sila nitong reporter. Akalain nyo, di pinahamak niya. Di ba? Yan mangyayari dyan, oh. Malalaman ngayon kung sino iyang mga nagpapalabas, ha? Kasi natatakot sila eh. Karamihan dyan natatakot na lumantad, mga kaibigan. Eh, paano lalantad dyan? Unang-una, wala namang, wala namang nangyari, di ba? Wala nagtagumpay dyan. Ang katunayan, hanggang ngayon, ni isa sa kawatan sa kasalukuyang administrasyon, meron ba na demanda? Meron ba na kasuhan? Kailan nyo gagawin niya ngayon? Kung yung 4 na taong nakalipas, walang nangyari. Asa na yung kila Cesar Montano? Juan Dateo? Tulpo? Mga kaibigan, Andanar? Asa na? Ang dami pa! PhilHealth! Ayan o. Sangkaterba. Mga kaibigan, may nangyari ba? Ano yung demanda? Nabi ko sa inyo, ito minsan merong dumulog sa atin. Ano siya? State Auditor ng COA. Merong isang kaso eh. Nadimanda sila, alayin ninyo. Dinimanda sila sa ombudsman. Nakaraang administrasyon ito eh. Lumapit sa atin. Eh sabi ko, kinuwento niya yung kaso. Sino kayo nadimanda? Ito.
Eh, asan ka ako yung mastermind? Eh, yun nga, hindi na-demand eh. Yung pinaka-pinuno namin, official namin eh. Yung boss namin. Kami lang ang nakasuhan. Madalit sabi, yun din ang ginagawa dito eh. Ngayong nabubulgar ang anomalya sa DPWH, inuunahan na, kinukondisyon na ni Presidente Duterte na ikaw, Mark Villar, huwag ka mag-alala, absuelto ka na. Ang gagawin natin, nahanap tayo ng ilalaglag dyan sa baba. Kaya niya sinasabi yun eh. Di ba? Kunyari, ito, palalabasin natin ito, magnanakaw dyan. Wala rin naman mangyayari dun eh. Ano sabi ko dun sa state auditor ng COA na lumapit sa atin? May edad na eh. Nag-retire na siya eh. Oh, pa-retire na siya nung kasuhan eh. Sabi ko, wag ko kayong mag-alala. Kako, eventually, madi-dismiss yung kaso nyo. Bakit? Pwede ba namang magawa nyo yung krimen ng walang pagsang-ayon ng amo ninyo? Oh. Yun ang nangyari. Nung mangyari yon, tumawag siya sa akin. Sabi niya, eh tama ho pala kayo. Oh, eh gusto ko ibalita sa inyo. May edad na yun ha. Parang tatay mo na eh. Ang laki ng agwat namin eh, ng edad namin eh. Sabi niya, nagpapasalamat lang ako kasi naabsuelto na kami sa kaso. Tama yung sinabi nyo. Hindi kami pwedeng kasuhan nang hindi kasama yun. Kumbaga, parang kasong, ano yan eh, plunder, di ba? Sa plunder, hindi pwedeng magtagumpay ang kaso katulad nung ginawa nila sa kaso ni Bong Revilla. Dapat nakakulong si Bong ngayon eh. Ha? Alin sa dalawa? Nakakulong si Bong. Ano siya? Dapat siya eh, kwan siya eh. Convicted. Ha? Ngayon, bakit natin nasabi dapat convicted siya? Dalawang bagay lang yan eh. Kung hindi siya convicted, hindi rin convicted yung ano. Yung dalawang kasama niya na hinatulan. Sino? Si Janet Napoles at saka yung chief of staff niya. Di ba? Tapos siya pinalaya pero pinababalik sa kanya yung pera. Anong katarantaduan yun? Kasi po, ang plunder kasama sa elements ng plunder. Kasi bawat krimen, merong elemento yan eh. Sa plunder, ang isa sa elemento ng plunder, conspiracy. Sa buwatan. Sapagkat ang pandarambong eh hindi magagawa. Ha? Kung walang sabuatan. Yun ang ibig sabihin nun. Sa madalit sabi, di ba pinalaya si Bong Revilla? Pero dun sa hatol, sa pagpapalaya sa kanya, hinatulan yung dalawa, si Janet Napoles at saka yung si Cambe, yung kanyang chief of staff. Pero may isa pang hindi ka panipaliwa, unbelievable eh. Absuelto, tapos pinasasauli kay Bong Revilla yung halaga ng kinupit na pork barrel. Isipin ninyo yun. Wala ka palang kasalanan eh. Absuelto ka pala eh. Oh, eh bakit pasosoli mo yung nawawalang pera? Eh wala naman ako ninakaw. Kaya mo ko inabsuelto. Tapos sasabihin mo sa desisyon eh, isoli yung pera. Halatang halata mo. Palalamigin lang yan. Isinakripisyo, pinakita kunyari sa desisyon na merong naipakulong.
Eh, pag sinabi mong conspiracy, the act of one is the act of all. Yun ang conspiracy. Ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat yun. Kaya, kung convicted yung isa, convicted kayong lahat. Oh. Lahat kayo na merong participation sa conspiracy. Hindi ba ganun yun? Isipin mo, tapos, pinasasahuli yung pera, absuelto. Para maging president. President setting, kung tawagin. Pagtutularang desisyon. Ano mangyayari dun sa desisyon kay Bong Revilla? Eh, para mo na nakita, sinadya yun. Talagang pinag-isipan kung paano ililusot, di ba? Si Bong Revilla. Kita ninyo, yung kay Jinggoy, hindi na umusad. Di ba? Sana kalaya si Bong Revilla. Di ba? Sa ilalim ng administrasyon ngayon. Si Jinggoy, paano nakalaya sa administrasyon ngayon? Mga kaibigan, eh, yung pagkakasintensya kay Cambe tsaka kay Janet Napoles, para eventually, kasi ano yan eh, capital offense yan, capital punishment. So, hindi man, halimbawa, kung hindi, ah, hindi ko malaman yung, hindi ko matandaan yung hatol kina Cambe tsaka kay Janet Napoles. Pero eventually, itong dalawang ito, aapila yan sa Korte Suprema. Hindi ba? Pag umapila yan sa Korte Suprema, alam nyo gagamitin defensa niyan? Hindi ako bugado, ah, pero sigurado ako. Ang gagamitin nilang depensa, yung sinabi ko sa inyo, na ang elemento ng libel, isa sa mga elemento ay conspiracy. Di ba? Eh, hindi yun. Mali yun paghatol sa amin. Yun ang sasabihin nila. Sapagkat ang plunder ay sa buhatan. Conspiracy. So, kung sa buhatan yan, the act of one is the act of all. Ha? Kung kami ay convicted, dapat convicted si Bong. Yun ang ibig sabihin. Kung absuelto si Bong, kami rin o, dapat absuelto. Yun ang magiging ano eh. Magiging depensa nila eh. Para mabaliktad ng Korte Suprema yung hatol sa dalawa. Kumbaga eh, sinadyang tarantaduhin yung desisyon. Oh. Eh syempre, alam naman ng Korte Suprema, hindi naman gago eh. Sa atin, common sense lang eh. Hindi naman natin alam ang batas. Pero, alam nga namang hindi mag-ruling ng favorable dun sa dalawa. Ha? Ang Korte Suprema. Dahil mali yung desisyon. Sasabihin ng Korte Suprema dyan, mali ang desisyon. Bakit? The act of one is the act of all. Ha? Plunder, conspiracy yan. Kita na ninyo. Nagkapera pa sila. Yung sandiga ng mga buhaya. Sabi ko sa inyo, yung sandigan bayan, ang gustong kaso niyan, plunder. May panlagay eh. Kasi pag plunder, marami yung pera. Di ba? Yung dinambong. Ang ayaw niyan, yung maliit lang ang ninakaw mo, pakukulong ka niyan. Kasi, tatakbo yung kaso mo, baka kulang pa yung ninakaw mo sa magagasta mo para dun sa kaso mo. Sintido ko mon. Di ba? At pag dumating na sa kanila yung kaso, wala ka ng pera.
Hindi ka na makakapaglagay sa kanila. Oh, kaya hahatulang kanila, baliwala ka. Wala ka palang kwenta, hindi, walang pakinabang sa iyo. Ipapakulong kanila. Iyan ang ini-encourage. In principle, yun ang ano eh. Yun ang katumbas eh. Mga kaibigan. Yun ang totoo. Sintido ko muna ito ah. Hindi tayo nag-aral ng batas. Oh, di ba? Ito lang sinasabi ni Presidente Duterte. Si Villar daw, mayaman, hindi na magnanakaw ito. Eh, presumption mo yun. Di ba? Eh, hindi ka naman judge eh. Hindi naman ikaw yung prosesong dapat pagdaanan eh. Di ba? Bakit mo ina-absuelto? Eh, para saan yung batas? Di baliwala na batas? Di ba? Para saan yung mga batas na yan? Kung ina-absuelto mo kagad, hindi pa tumatakbo yung proseso. Absuelto na. At yan din ang nangyari sa mga nakaraan. Kaya ni isa sa administrasyong ito, wala naman nakasuhan eh. Alay, yung PhilHealth, naniwala kayo dyan. Hindi ba? Bago pa lang sila masampahan ng kaso kung ano-ano na pinagsasabi ni Martires. Oh, parang sa Manila Bay. Oh, nandoon yung Chief Justice. Eh nakita mo na kung ano magiging resulta ng mga idinulog na kaso ng iba't ibang grupo laban dyan sa pagtatambak na ginawa, pagtatambak ng dolomite sa Manila Bay. Kasi nag-opinyon ka na eh. Yun, masama yun para sa isang maestrado. Sinabi niya, malinis na niya ito. Eh, siya rin ang nagsabi, siya pa naman ang may hawak sa kanya bumagsak yung mga petisyon, yung mga kaso ng contempt, mga kaibigan. Di ba? Oh. Bakit? Kasi nagsalita na si Kwan eh, si Peralta eh. Ang sabi niya, malinis na niya yung Manila Bay. Di bali wala na yung reklamo na idinulog sa kanila. Sigurado, absuelto na yon. Masama kasi yun. Ang hukom, ang lalo mga maestrado. Hindi ka dapat nagbibigay ng komentaryo. Lalo na may mapapaboran yung komentaryo. Di, meron ka ng naka-mindset ka na. Hindi ba? May kondisyon na yung isip mo. Sa sarili mo, may hatol ka na. Inaksaya mo lang ang panahon itong mga tao. Pinaasa mo na mayroong batas. Yung dumudulog sa inyo. Wala naman palang batas. At yan, malaking pagkakamali yan. Yung ginawang yan ni Peralta. Garapal! Sa madaling salita. Si Kaper si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Lahat naman ng mga nasabit dito sa corruption eh. Yan lang ah. Sa PCOO, hanggang ngayon, nagbibingi-bingi yan sila. Yan si Catherine De Castro, double compensation. Sumusweldo na sa Channel 13, inilagay pa sa Channel 4, at sumusweldo rin ang hiwalay doon. Ang daming katiwalian dyan. Pareho yan. Channel 13, yan Channel 4. Diba? Yun yung sa advertisement ng Department of Tourism.
mga kaibigan? Oh. Ano nangyari? Meron ba? Napakalaking anomalya nun. Eh, Sus Mar Joseph, eh yung ano nga dito, maraming nakasuhan, maraming sumabit dito na iskandalo. Ano ginawa? Pinagpalipat-lipat lang ng pwesto. Yes, si Catherine Di Castro. Sabit yan dun sa Department of Tourism. Meron din siyang sinabitan dun. Kaya siya tinanggal dun. Pagkatapos, inilipat lang sa Channel 13. At dahil malakas, ipinwesto ni Andanar sa Channel 4. Oh, kaya sumusweldo na rito sa 13, sumusweldo pa sa 4. Labag sa batas yun. Nasusweldo ka sa magkahiwalay na opisina ng gobyerno na pareho mong pinaglilingkuran. Ha? Ang tawag doon is double compensation. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh, bakit ang tawag mo eh? Presidente Digong nyo, kami lang ba may presidente dyan? Hindi, kasi nung nagsisimula yan na nakaupo, ang tawag, presidente natin eh, di ba? Presidente natin yan ba? Ba eh, hindi nagugustuhan ng mga bobo kasi, mga DDS. Ah, akala nila, pag pinuna mo, yung mga tiwali sa gobyerno ni Presidente Digong nyo, eh kinakalaban mo si Presidente Digong nyo. Yun ang pagkaintindi kasi mangmang eh, di ba? Kakapiranggut ang mga utak niyan eh. Mga kaibigan eh. Buti nga kung may utak pa eh. Nagtanong ako sa doktor eh. Yan ba kaya kung mga DDDS eh? DDS? Yan ba may utak, Dok, sa palagay mo? Ba meron, pero kailangan nating gamitan ng para malaman natin ang sukat ng utak nila. Kailangan gamitan natin ang microscope. Lintik ano? Kasi laki na lang ng bakterya. Ha? Magkakasing laki ng utak yan, pati si Lito Lapid eh. Tsaka yung mga DDS. Oh. Alam nyo tayo, kung ano yung komentaryo dito, iyan eh base sa balita. Di ba may balita ito, binabasa natin. Ngayon tayo, nagkukomentaryo base sa ating pananaw tungkol sa issue. Ayun naman talagang ang komentaryo ko, di ba? Ngayon, ang komentaryo, opinion, wala akong pinipilit dito. Di ba? Kayo man may opinion. Kaya lang, yung mga DDS ang opinion niyan, ano eh, opinion ng siraulo. Mga kaibigan, di ba? Kaya, ano yun eh, hindi mo na ibibilang na opinion yun eh. Eh yun eh, bully lang eh, di ba? Mangi-insulto lang, yun. Yung hindi alam ang issue, di ba? Kasi wala naman silang alam. Kaya, ang isang taong walang alam, pag nagpumilit siya na may pakita niyang may alam, minsan nga meron eh, makakasagap ng konting narinig niya, ba ang ganda ng opinion nun? Pero hindi niya alam yung buong istorya. Magyayabang na yan, gagamitin niya yun. Kunyari siya may opinion. O, di ba? Pagka na nabueltahan siya dahil sa opinion niya, ha? Hindi na niya kayang ipaliwanag. At pag hindi na niya kayang ipaliwanag, ano magiging susunod na opinion niya? Magmumura. Mang-iinsulto. Mamemersonal. Ganon. Di ba? O, ngayon, iwanan natin yan.
Babalikan natin itong himay-himayin lang natin ito. Ha. Yung mga project sa baba, yun ang laro dyan. So we might maybe place another structure there. Structure to improve the integrity of the projects. Naku, Mr. President, digong nyo. Ha? Kasi pagka sinabi kong presidente natin, aba eh, magagalit yung mga DDS. Maiinggit, gusto nila sila lang ang may presidente dyan. Ayaw nila na yan maging presidente ng iba. Ha? Pag hindi nila kilala, ah, hindi kasama dun sa sindikato, mga kaibigan, eh bawal kang tumawag ng presidente natin. Yun ang totoo. Hindi nyo ba alam na nag-uumpisa pa lang yung gobyerno ni Presidente Digong nyo eh. Samantalang kumampanya ako ah. Oh, palibasa, itinatag na nila yung trolling eh, nung pag-upo, ha? Hindi naman sila aware sa mga issue. Meron silang mga nakalistang babanatan. Diba? Pag nakikomment ka ron at hindi ka mukha nung comment nila, babanatan ka. Kahit na ikaw ay pro-Duterte nung una. Kaya nabuisit ako dyan eh. Pinagtatanggal ko nga. Mabuti na lang, divine intervention din eh. Kung tutuusin ninyo eh. Bakit? Kasi yung mga page dati, ha, yung mga page na ginagamit ng DDS pala yun. Kasi nung una, hindi natin alam yun eh. Di ba? Na mayroon palang ganyan sila. Eh, kung pala yun, mga fake account pala yan. Mga troll pala talaga yan. Yan pala, para talaga sa mga troll. Oh, so pag pumasok ka ron, magiging biktima ka pa. Kahit na ikaw, pro-Duterte pa at that time, ha? Mga kaibigan, nung bagong upo yan. So, na ginawa ko, di, nag-leave group ako, di ba? Oh, pinagbabla ko sila lahat. Nakabuti. Bakit? Lumitaw eh. Nitong mga huling panahon, na yan pala, kumpirmado, mga fake account. Doon lang natin na intindihan. Nung nagkaroon na ng mga study, dahil sa dami na ng nagre-reklamo. Kita mo ngayon, wala na. Hindi ba dati pagka nagsasalita si Presidente Duterte, tatadtarin ka dyan oh, ng comments. Oh. Walang patid yung comments. Yung pala mga troll lahat yun. O ngayon, meron pa ba? Sa number of views, tignan ninyo. Wala na eh. Patas na lang kami. Mga kaibigan, sa live views, ha, yung makikita ninyong number of views habang naka-live. Di ba? Aba, naka-live. Pantay na lang kami. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. I do not forgive cases sa mga korupsyon, sabi po ni Presidente Digong Nyo. Wala talaga, walang areglo, ba? Wala lahat. Kaya pala walang kaso, wala lahat eh. No quarters given, no quarters asked. Oh, sabi sa television daw ito ha. Yang sa mga project sa babayan, yun. Oh. Ha? Yun ang laro dyan. Naku, alam na ho namin yan eh. Kasi, iba yung sinasabi ho ninyo na merong galit ako sa korap. Yan, mga kaibigan, di ba? Pero iba nangyayari. Kaya
Ganito ho yan eh. Ano masasabi mo? Eli Cuyucot Soriano. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo noon. Ano ito? Baka alam niyo po yung contractor sa MPTC Company. May dalawang Chinese contractor dyan na ang pangalan China Harbor at China Road. Pero hawak pareho yan ng Chinese Ministry. Ang binabackup dyan ni Rockway ay yung China Harbor. Kaya yan ang contractor ngayon ng Calax. Si Mike Villar, pagdating sa site, meron pa pritson, ano yan, request, pritong lechon. Ganun ba? Hindi ko alam yan eh. Yan ang text sa atin, ano po. May ba ako? Alam ba ninyo yung kalye ng Moriones sa Tondo? Moriones. Oh, lahat ng anak ko, dyan pinanganak eh. Ito Moriones, hindi ba meron niyang sa gitna may island dyan? At yung island niyan, magmula dito sa Mipier, hanggang doon sa Midagupan. O bago hanggang sa Wanluna, bago mag-Wanluna. Ha? Hanggang doon sa Wanluna hangganan. Yung island na yun, marami pong puno yun. Puro puno yun, matatandang puno. Matanda pa sa... Eh, maliit pa ako, nakikita ko na yun eh. Ha? Kindergarten pa lang ako, nakikita ko na yung mga puno na yun doon. Akalain ninyo, kanina pala ay pinagtatanggal yung mga puno. Bilib ako kay Yorme, no? Mahal na mahal niya ang kalikasan. Ha? Mga kaibigan, tinanggal niya yung puno. Kaya pala, pabor na pabor siya rin sa Manila Bay Dolomite, no? Walang mga pakialam ito, no? Pagdating sa pagpapahalaga sa kalikasan, ano po? Bakit niyo ginawa yun? Ano masasabi ng DENR dyan? Siyempre, wala. Kasi, sinuportahan niya yung Dolomite Lason, ha? Doon sa Manila Bay, 'di ba? Na corruption. Eh di siyempre hindi na rin iimik 'yan doon sa ginawa. Asa na mga ito, mga environmentalist? Ha? Pasilip ninyo yung kahabaan ng Moriones kung bakit anong dahilan ipinatanggal lahat. Kaninang umaga ng City Engineer's Office, ha, lahat ng puno po doon. Nananawagan tayo doon sa mga environmentalist, ha? Silipin ninyo. Si Kapir Silapit, bumabanat. Lapit Fire! Binabati din natin, mga kaibigan, ang barkadang Vegas ng Las Vegas, oh. Ang barkadang Vegas sina Amiel Manansala, Lito Gamayo, Romy Alcantara, Sam Semana, Ferdi Pataho, Bruce Bundal at siyempre si Eric Cruz, ah. Yan po ang barkadang Vegas o Las Vegas. Kasi taga Las Vegas sila eh. Binabati din po natin si Ginoong Bon Sumera ng Turkey, na lagi daw pong sumusubaybay sa atin. Si Junior Dal ay binabati po niya ang kanyang pamangkin, ha? Na si Konsehal Claude Dalit ng Castillejos, Zambales. Ayan, ha? Pinababati ka, konsehal, Claude Dalit, ng iyong
tsuhin na si Ginoong Junior Dal. Ayan po, mga kaibigan. Si Chris Makalinaw ng Tondo, binabati ko po. At siya po'y tumawag pa kagabi, pero wala naman siyang ano eh. Facebook eh, sa radyo nakikinig to eh. Nalimutan natin eh. Austria family ng Florida, binabati po natin. Si Sela Untalan. Luningning Mabasa Barawid. Si Rodrigo Jelly Boy Tapang. Linda Malabanan. Sierra Charlie de Guzman. Junjuming Acabayo. Eric Partosa. Elsa Morales. Yula Sotelo, isang musician. Mamu Moon. Oliver Ferrer. Honey Liwanag. Leonida Tolentino. Candy Heart Candy ng Japan. Si Fe Lintag Reyes. Ramon Santos. Carmela Tanyida. Si Lumen Porcalia. Yet Guevara. Sandy Javier ng Las Vegas. Susie Gonzalez. Manuel Araw ng San Diego. Siyempre ang ating mga idol, Bobby at Noemi Gomez ng bandang The Brothers Unlimited ay binabati po natin, ho. Ito ho. Basa tayo dito, ha. Ito. Pinababati ang kanyang anak na sa Las Piñas daw, birthday niya ngayon. Ba, birthday pala. Sa bahay, ano, malapit, sa taga Golden Gate daw sila. Hindi naman po ninyo sinabi kung ano inyong pangalan, sino babatiin natin. Kung walang pangalan, ina-acknowledge na lang natin yung inyong text. Eh, happy birthday po sa inyong anak na hindi ko alam pangalan. Kahit kayo, hindi rin po natin alam ang inyong pangalan. Dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang umaga, Mark Villar! Ang bawat kaibigan na